Ayan, magandang hapon sa inyo mga pare ko. At ito, nagpe-prepare na naman ako upang mag-change oil nitong aking lumang motor. But this time is hindi lang po pagpapalit yung aking gagawin dahil since na luma na siya, kaya naisipan ko na rin na i-engine flush ko na itong aking engine. Gamit itong engine flush na to mga pare ko. So ito po yung aking ginagamit mga pare ko ay engine flush. So hindi po tayo gumagamit ng diesel, hindi po tayo gumagamit ng kerosene. Ito po yung ating ginagamit, which is talaga namang pinag-aralan at talagang idisenyo o design sa ating mga sasakyan. So inuulit ko mga pare ko, hindi naman dapat ini-engine flush yung ating engine, yung ating motor, yung ating makina, kung isinusunod lang po natin na mabuti yung ating periodic maintenance na hindi po tayo lumalampas sa pagpapalis ng ating langis once na tinagda ito ng ating owner's manual. Ang mga langis ay meron na po itong additives na detergent na siyang tumutulong upang tanggalin yung dumi sa loob ng ating engine. So not necessary na po tayo mag-engine flush kung yun nga po, sumusunod po tayo sa periodic maintenance ng ating pagpapalit ng langis sa ating motor. O ano ba tong engine flush na to mga pare ko? Itong engine flush na to ay dinisenyo, ginawa upang i-add sa ating langis upang yung ating langis ay maging isang panglinis siya. So mga pare ko, malinaw na malinaw po ah. Ang langis, pag nilagyan natin ng engine flush, ito po ay hindi na po magiging lubrication kundi cleaning agent na po siya at mawawalan po ng bisa yung kanyang dulas at magiging magandang pang tanggal na po ito ng mga nakadikit na parang grasa na malalagkit na tulad nito na nabubuo doon sa loob ng ating makina. So mga pare ko, kung kayo ay maselan, ayan, mag-paflash kayo ng engine nyo. Pero totoo lang, yung grasa na ganito, kung malit lang na nakasingit-singit sa mga engine natin, ay hindi naman nakaka-apekto masyado sa performance ng ating makina. Pero once na dumami ito, at sa una maliit yan eh. Eh syempre mag-a-attract ng mag-a-attract yan dahil nasa loob na eh. At lalaki ng lalaki yan. Yun na, masama na po yung mga pare ko. At sa hanggang maaga is matanggal na po ito sa ating engine sa pamamagitan ng engine flush. So sa engine flush po, ito po yung tinatawag na chemical cleaning. So dalawa po yung cleaning, which is yung physical cleaning o yung mechanical cleaning na tinatanggal natin na pamamagitan ng mga brush, mga pangkuskos. Ito naman po ang tinatawag na chemical cleaning. Itong gumagamit tayo ng mga ganitong solution, mga solvent, upang matanggal yung mga ganitong dumi sa ating makina. Sa brand ng engine flush, mga pare ko, ay marami pong pagpipilian at hindi lang po ito. At hindi ko po ito nire-recommend at hindi lang po ako ito ini-sponsoran. At ito lang po yung aking binili dahil ito po ang pinakamura dito sa lugar namin. So ito lang po yung aking madlas na ginagamit dahil siya ay mura. Kung hindi ka convincing gumamit ng engine flush na ganito at iba pang nakapaw sa taas dahil ang sasabi mo parang generic lamang at parang hindi naman to pang motor dahil ito ay pang kotse, dahil ang kotse ay dry clutch, ito naman ang motor ay wet clutch at baka hindi ito compatible at baka sirain lamang yung clutch ng motor niyan. So huwag kayong gumamit ito mga pare ko dahil doon pa lang ay may doubt na kayo. Kaya ang gamitin nyo at ang bilhin nyo itong Liquid Moly mga pare ko. Ayan, nakapost na. At kung makikita nyo, may tatak na pang motorsiklo yan at made in Germany. Kaya siguradong branded yan mga pare ko. Nakakasama ba yung paggamit ng engine flush sa ating motor? Opo, nakakasama po mga pare ko kung hindi tama ang paggamit nyo. Inuulit ko mga pare ko, itong engine flush, pag sana na ilagay nyo na sa inyong motor oil sa loob ng inyong engine, huwag nyo nang i-consider na yun laman pa ng inyong engine na lang is ay lubrication o lubricant. Dahil yan po ay magiging na pong cleaning agent. So mababawasan na po yung lubrication yan. Kaya kung makikita nyo sa kanyang instruction, inuulit ko mga pare ko, sa lahat po ng ganitong engine flush ay karamitan, ganito po yung kanyang instruction. So paihahalo nyo po itong engine flush sa loob ng engine nyo, ng motor oil. At with certain amount lang po, ito is 500 ml sa 4 na litro na po yan. So ibig sabihin na hati na po ito sa ating 4 na piraso is tigo 125 ml yung ating ilalagay sa 1 litro lamang. And then paandarin nyo na po yung inyong motor ng 5 minutes, not more than 5 minutes. At iiwasan po natin na mag-revolution.
idle lang po yung ating pagpapatakbo, mga pare ko. Yan, susundin po natin yan. Dahil masisira po yung ating motor pag ito po ay hindi po natin sinunod, tulad ng nireb po natin o kaya naman ay ginamit na po natin at kinambyo na po natin yung ating motor. And then, isa pa pong problema, mga pare ko, na ma-encounter nyo, once na ang inyong motor talaga ay may mga tagas na. Dahil once na nalinis na po yan ng engine plus, is mawawala na po yung possibly na nakabara doon sa mga butas na tinatagusan ng langis. Kaya mangyari, lalong tatagas ang inyong engine ng langis. Magtatagas po siya, lalong dadami po yung tagas dahil mawawala na po yung mga nakabarang dumi. So yan, mga pare ko, kaya kung marami na pong tagas at ayaw naman pong paggawa pa yung inyong motor, ay huwag kayong mag-engine plus. So tara, mga pare ko, at magsimula na po tayo mag-engine plus ng ating engine. First steps, mga pare ko, dapat itong engine nyo ay nasa normal running temperature. Kumbaga, mainit siya ng normal. Kaya mas maganda is gamitin nyo muna siya, or either naman kung wala kayong time na gamitin siya, ay painitin nyo siya ng 5 minutes or i-idle nyo. Pandarin nyo lang, mga pare ko. Yan lang, naka-idle lang siya in 5 minutes. After 5 minutes ay balikan nyo na siya. Then, second steps is kunin nyo na ang inyong engine plus at sundin nyo kung ano yung instruction ratio nitong inyong gamiting engine plus. Ito sa atin is kailangan ng 125 ml sa 1 liter. Kaya kukuha tayo ng 125 ml. Ayan, mga pare ko. So, ito na siya, mga pare ko, 125 ml. At ayan po yung itsura ng ating engine plus. Malabnaw siya, mga pare ko, na parang tubig. And then, syempre, ang gagawin nyo susunod is i-boost nyo na dito sa loob ng inyong engine nang hindi nyo po tinatanggal yung lumang langis nyo. So, paghahaluin po natin tong engine plus at yung lumang langis. Pagkatapos ay ilagay natin yung ating engine plus dito sa loob ng ating engine. Ayan. So yan, mga pare ko. Andiyan na siya sa loob. Ito, mga pare ko, ang importanteng instruction natin. Run the engine at idle speed lamang at hindi ka lalampas ng 5 minuto. Warning, do not rev the engine. Kasi nga itong nakalagay dito sa ating makina langis ay hindi na po for lubrication, kundi pang cleaning agent na po siya, mga pare ko. So tara, start na natin itong ating engine. At orasan na po natin siya ng 5 minuto. Ayan, mga pare ko. At wag po natin siyang i-rev. Idle lamang 5 minutes. In 5, 4, 3, 2, 1, off. Ayan, mga pare ko, 5 minutes, sakto-sakto, off na tayo. Then, ang susunod natin ay palamigin nyo muna itong inyong makina at magko-complete draining na tayo. Mga pare ko, andyan lahat yung ating dumi ng ating engine. So kayo, mga pare ko, kung ano pang estilo nyo sa pagpa-flush nitong ating lumang langis dito sa inyong motor, ay gawin nyo na. Pwede nyo gamitan ng compressed air, o kaya naman pwede nyo gamitan ng kung ano-ano, bahala na kayo, mga pare ko. So basta importante, mako-complete drain nyo na itong luma nyo langis na may kasamang engine flush. Pero huwag kayong magalala, mga pare ko, dahil madulas pa naman din siya. Hindi naman siya totally talagang nawala yung dulas niya. Ayan, mga pare ko, madulas na madulas pa rin yung kanyang texture. So ayan, mga pare ko, at na-complete drain na natin. At ayan, pwede nyo nang kargahan niya ng bagong oil. Pero ko, ayoko pa, mga pare ko, dahil gusto ko matanggal lahat ng laman na engine flush dito sa aking engine. Kaya ang gagawin ko is ipa-flush ko ulit siya ng another oil. So ito, mga pare ko, ito ay used oil na. Pero kung kayo ay may kaya-kaya at meron naman kayong pera, pwede rin kayo mamili ng bagong langis na ipang-flushin nyo rito. So ayan, mga pare ko, basta importante ay matanggal lahat ng natirang engine flush dito sa inyong loob. So itong aking dating used oil ay ikakarga ulit dito. Mga pare ko, yung used oil na kinakarga ulit dito sa aking engine na pamplashing is dito rin siya galing. Ito yung pinagpalitan ko nung nakaraang change oil ko prior dito. So mas maganda is kung brand yung oil ang inyong gagamitin. Ito, wala naman tayong budget na, kaya used oil naman pwede na rin, mga pare ko. Dito naman din galing yun, dito rin sa engine na to.
Pagkatapos ay start engine ulit at 5 minutes and drain na naman. So ito mga pare ko, after flushing ay ito na, fresh oil na yung ating ilalagay dito sa ating motor. At nakasigurado na tayo na wala nang natirang engine flush dito sa ating engine. At syempre, pagkatapos ilagay lahat ng langis ay i-check nyo yung level sa pamamagitan nitong ating dipstick kung nasa tama. Ayun mga pare ko, perfect na perfect. At nandun siya sa tamang sukat. So ayun mga pare ko, at tapos na po yung ating pagpa-flush ng ating makina gamit itong engine flush na ganito. So ito, meron pa akong natirang pang 3 litro at gagamitin ko naman to sa iba ko pang lumang motor. At sa pagpa-flush naman ng ating engine gamit ng kahit na anong engine flush oil ay ganitong-ganito lang po yung inyong gagawin mga pare ko. Magkakaiba lang po yan sa oras ng pagtakbo niya sa idle speed. May iba kasi gusto 10 minutes, 15 minutes, ito naman gusto 5 minutes. Kaya importante po na susundin po yung inyong instruction ng inyong mabibiling engine flush oil. At ako po ay aalis na at gagamitin ko na po itong aking motor. Ayan, pwede nyo siyang i-rev dahil lubricating oil na po yung nasa laman ng ating engine. So ayan, ganito lang po yung aking video. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam, ride safe po lagi.